Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Luzon Desires Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Servisyon totoo, mga boss, ito ang sumbungan ng bayan, ora mismo, aksyon agad at maaasahan, sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita, nakatutok ang mata sa problema na nakikita, lahat ng question ay may solusyon, sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis, dahil ang bitag, walang pinapalagpas, sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto! KP, ipaglalaban ng karapatan, problema ay matutugunan, maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto! Kakampe ng masa, humanda ang lahat, sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad, walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan, na kahit anong krimen, handa naming harapin, basta hustisya ay makamit, lahat ay aming gagawin. KP, kilos pronto! Mga ka-KP, Labor Day, uno ng Mayo, magandang gabi Pilipinas, kabilang mga Pinoy overseas. Salamat nga pala doon sa mga matyagang ho nag-antay sa programa natin. Oo. Next, ano? Oo. Okay, talagang dito ho nakikita ho namin, kahit na hindi pa ho kami nag-uumpisa, nakikita na ho namin yung mga likes ninyo. Yes. Thank you for understanding sa online followers ho namin, yung, sa iba yung dagat. Ganon din ho, yung mga manggagawang nakasubaybay sa atin. Kumusta ka, Lex? Yes, tama yan, Ben. Dahil mas maganda pakinggan yung tinig na ating Pangulong Duterte. Dahil nga, baka meron siyang sabihin na good news para sa mga manggagawang Pilipino, lalo na dito sa Pilipinas at maging sa labas ho ng bansa ho natin. Kaya saludo tayo sa mga masisipag na mga manggagawang Pinoy. Yan. Happy Labor's Day po. Mm-hmm. Okay, at diretso na ho tayo mga boss. Ito hong nag-iisang sumbungan na pinalakas at pinatitibay ho. Sumbungan ng bayan sa primetime, imbestigahan, serbisyo publiko. At ito ho'y action solution, kilos pronto. Umpisa na. Huli sa akto, nguso ng mamang tsuper ng taxi parang tambutso. Si Kuyang, enjoy sa paninigarilyo. Kahit makakasama sa kalusugan ng kanyang pasahero, alamin sa Kilos Pronto. Isang lola sa Camarines Sur nagre-reklamo. Nakatagilid na poste ng kuryente, matagal na niyang kalbaryo. Simula nang masira dahil sa bagyo, ang poste nagdudulot na ng peligro. Alamin sa Kilos Pronto. Ang buhay ng mga OFW, maraming kwento. Magkahalong saya at lungkot, maririnig ninyo. Sa Kuwait, isang Pinay, inabuso ng among Arabo. Tanging hiling, makatakas sa demonyong amo. Alamin sa Kilos Pronto. Sa mga nakakita sa mamang ito, lubos na pangunawa hiling ng mga magulang ito. May health condition si Kuyang. Kung magugulat, nagtatatakbo ito. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Diretso na ho tayo, ito ho yung pinatibay, pinalakas ho na serbisyo publiko dito ho sa PTV. Umpisa na agad ho natin, Kilos Pronto, serbisyo publiko. Kasama natin sa studio ngayon si Julius Evangelista, pinsan ho ng isang OFW. Ang ito ho, pinsan niyo ho si Maribic Amores. Inaabuso raw ho ng kanyang among, walang magawa kundi magpakita ng kanyang ari. Ipinakikita ang kanyang ari dito ho kay Maribic. Hindi na raw humatiis ng OFW natin ang kababuyan ng kanyang amo. Sus. Tulungan niyo po akong makalabas dito. Gusto ko na pong uwi ng Pilipinas. Inaubuso po ako ng amo ko. Pinapakita niya po yung ari niya sa akin. 4 na bisis na po. Sana po matulungan niyo ako.
Ito, kausapin natin ngayon mismo si Marivic Amores mula mismo sa Kuwait City, Kuwait. Marivic, kumusta ka dyan? Okay, Marivic, ikaw ba hindi naman hinihipuan, di ka, nagpapakita lang siya ng kanyang ari? Alam mo kung minsan, Marivic, ano, para medyo hindi ka masyado may stress. May mga tao may tagas ang kokote. Nagkakaroon na sila ng kasiyahan na papakita ang kanilang walang katorya-toryang ari. Tulad ng arabong mabantot na amo mo si Raulo. Yun lang ba? Hindi ka naman hinihipuan. Nagpapakita lang siya. O, baka aabot pa ng panlima. Bantayan lang mo. Medyo, may dala ka bang imperdible? Sir? May dala kang imperdible? Wala po. Pag medyo may imperdible ka dyan, lagay mo lang sa ano mo, tusukin mo agad ng imperdible para sa ganun. Hawalapin mo yung dinadaanan ng ihim, putok sa buho niya, o di kayo yun yung kanyang bombolyas para madala. Ngayon, ganun, alam ko nang, pinagagaan ko lang. Nakikita ko na medyo may kunting problema sa kanyang pag-iisip yung amo mo. May mga taong nagpapakita lang kalang ari kahit dito sa Pilipinas meron. Ang mahirap lang dyan kung ikay medyo hinihipuan, inaabuso. Pero, dyan ka lang, ano? Gusto mo na talagang umuwi. Tama? Yes. Natatakot ka, baka mahantong pa sa ibang bagay yan. Opo, sir. Kasi, sir, naliligo ako. Pinatay yung ilaw. Opo. Ha? Nakakapasok siya. Pakiulit? Nangliligo ka, pinatay yung ilaw? Opo. Uy. Wala naman siya. Anong ginawa niya nung pinatay yung ilaw? Di anong nangyari? Madilim? Oo, umakyat sa taas. Ano po ako? Nasa banyo lang po ako. So, umakyat siya sa taas. Anong ginawa niya sa banyo? Hindi ko alam, ako nasa banyo lang. Sinisilipan. Hindi ka, patay yung ilaw. Hindi ka masilipan. Patay ilaw eh. Kaya nga. Oh, sige, ganito lang ha. Relax ka lang dyan. Ganito natin. Kakausapin natin Kilos Pronto si Josephine Tobia, head ng advocacy social marketing division ng AWAP. Diyan ka lang, Josephine, Marivic, ano? Para dito, kausap. Ma'am Josephine, magandang gabi. Yes, good evening po sa inyo. Ma'am Josephine, lalapit huli kami sa inyo. Ma'am Josephine, kasama natin dito si Alex Santos, ano? Dito rin yung pinsan. Ma'am Josephine, eto, kausap natin sa telepono, baka makausap mo rin, no? Diretsahan. Wala, pwede ho ba natin magawa na medyo kinakabahan na ho, si, na-stress na ho si Marivic eh? Pwede ho ba natin magawa na ma-rescue na lang ho to? Baka kung saan pamahantong, medyo bastos yung manyakol na amo niya eh. Opo. Actually, pinaabot na po natin doon sa welfare officer natin sa Kuwait ngayon. Mm-hmm. Pagkatapos na natanggap po yung information, mm-hmm, para malaman kung paano siya mapapaalis dyan sa kanyang kinalalagyan. Mm-hmm. Dapat lang na umalis na siya. Okay. By tomorrow, pagpatawag rin namin yung agency. Okay. Para agarang ma-repatriate ang worker at malaman kung ano ba talagang kalokohan nitong amo, okay, na ito. Ma'am, nandyan ho ngayon si Marivic. Baka pwede mo mismong kausapin, ano, sa linya na sa mula sa Kuwait. Kung meron ho kayong tanong, maganda na ho na napapakinggan ni Josephine, ni Marivic, Ma'am Josephine, yung inyong sasabihin, para medyo maibsa naman yung kanyang pangamba at medyo kinakabahan ho siya sa ganang kanyang ginagawa ng amo niya. Pwede niyo ho kausapin, Ma'am Josephine, si Marivic. Nakikinig, okay, ho siya ngayon. Okay, Marivic, naririnig mo ako? Yes, ma'am. Oo. Magkuhan ka, kalma ka lang ha, mag-relax ka lang. Basta magsabi ka lang dyan ng kuhan, ng siguro kahoy or whatever. Importable. Kung ka gumawa ng kalokohan eh, kailangan makaganti ka or maprotektahan mo ang sarili mo. Pinatawag na namin yung labor officer para ma-check ka ang sitwasyon mo. Kung meron ka ring number ng polo ngayon, pwede mo rin silang tawagan para eksakto malaman nila mo asan ang location mo. Ang location ko po sa ano? Ano yun? Yung location ko po nandito sa ano, Kaitan. Oh, yeah. Kukunin namin mamaya sa staff ni Mr. Okay. Tulpo, ano, para hindi mo ma-broadcast kasi hindi tama na maaaring public yung kinalalagyan. However, kalma ka lang, Marivic, ilang buwan ka na ba dyan? Patapos na po yung ano po, kontrata. Patapos na yung kontrata mo? Oo. Ngayon lang ba nangyari yan sa'yo? Hindi, baka 4 na basis na po.
sana nakapag-report ka na mas maaga para, alam mo, hindi maganda yung natatapos ng kontrata mo. Marami na palang kalokohan ginagawa yung amo mo nang maipa-blacklist natin para hindi na makakuha ng Pilipinang katulad mo. Tapos mama, ayaw nila akong pauwiin. Ano? Ayaw pauwiin. Ay, hindi pwede. Hindi pwede. Oh. Kahit sinasabi nilang ayaw kang pauwiin, hindi naman. Ganun lang yun, nanakot lang yun. Okay. Sa pauwiin, sabi. Sinasabi lang nila yan, pero kailangan, pag matapos ang kontrata mo, hindi mo iriringin yung kontrata mo, hindi ka nila mapipigilan. Kaya tandaan mo, Marivi, make sure na wala kang pipirmahan na papeles or kontrata. Baka mamaya pinaparenew ka, hindi mo alam at hindi mo naiintindihan yung mga kontrata dyan, ha? Huwag kang pipirma nang hindi mo naiintindihan yung kontrata. Okay, Ma'am Josephine, maraming salamat. Pagkatapos mismo nitong pagbaba ng telepono, kakausapin ho namin para medyo makipagtulungan ho kami, para medyo ito ho yung magagawa niyo, ano? Yes, please. So, thank you, Ma'am. Marivic, narinig mo sinabi ni Ma'am Josephine. Easy ka lang dyan. Alam ko, matyaga ka talaga. Ano? Mga OFW na kapareho mo talagang nagsusumikap. Eh, dito sa atin, alam ko tumagal ka siguro dahil sabi rin siguro ng agency mo, tsaga ka lang muna dyan. Total, hindi naman nangyayari na parang inakay inaabuso. May mga taong may tagas ang kokote. Nagpapakita lang kalang ari. Ewan natin kung ano nakukuha nila. Pero satisfied na sila. Ayaw lang natin marinig yung medyo iba na usapan. Kaya nandiyan ka lang, nandito na kami. Kilos pronto, inaction na agad natin, Marivic. Expect, bukas na bukas, may mangyayari. Okay? Siguro, Ben, paano natin si Julius? Julius, anong mga mensahe mo kay Marivic? Baka pwede kang, short lang, mensahe mo. Nandito pinsan mo, Marivic? Ate, ano lang po, medyo relax lang, kundi. Okay. Anyway, kung hindi dahil sa Marivic, kundi dahil kay Julius, hindi namin malalaman sitwasyon mo. Kaya, Julius. Thank you. Salamat, ano? Okay ka na, Marivic? Okay? Relax ka lang, Marivic. Tatawagan ka namin dyan. Ingat lang, ha? Okay? Alright. Okay. Ayan. O, dito naman tayo. Good news po tayo, mga ka-KP. Ben, naalala mo to, no? Yung nakausap po natin last week, yung Biyernes, o. May lumapit po sa ating pong ginang na hindi raw pinapalabas po sa lying-in clinic ang kanyang pong manugang matapos po manganak. Matapos yung tawagan ng Kilos Pronto, mismo pong may-ari ho ng inireklamong lying-in na clinic, wala pang isang oras po, ay yun, gumawa na ho kagad ng Kilos Prontong Aksyon. Ito pong may-ari. Ito po, pakinggan natin. Nag-aalalang lumapit sa Kilos Pronto si Carmelita Rezares, a 28 na Abril taong kasulukuyan. Ang kanyang reklamo, ayaw daw palabasin ng Zetis Pink Angels Lying-In Clinic ang kanyang manugang matapos manganak. Ano bang ginawa mo na talagang nagkukusa ka na pati yung iPad mo or something? Naging mainit ang pagdepensa ni Marichu Pagirigan, ang may-ari na naturang lying-in. Huwag mo nang painitan ang ulo ko. Ayusin natin to. Lalabas niyo yan. Gusto mo ng negosyong bukas o gusto mo ng negosyong sarado? Sige po, sir. Yun. Gusto mo ng bukas. Palalabasin mo yan sa ayaw mo sa gusto. Kapag hindi, sarado ka. Palalabasin ba ninyo ngayon? Palalabasin po nila yan. Alright, sige. Ayos na. Matapos lamang ilang minuto, Kilos Prontong pinalabas ng pamunuan ng Zetis Pink Angels Lying-In Clinic ang manugang ni Carmelita. Maraming salamat po kay Sir Bentul po at kay Sir Alex Santos at sa programang KP sa mabilisang aksyon dahil po sa tulong nila nakalabas po ang aming manugang sa lying-in. Okay, mabilisan tayo dito, Lex. Ano? Kami ho dito sa Kilos Pronto, tututukan ho namin talaga ang bawat sumbong na reklamo at pinarating sa amin. Gaya nito, personal na inilapit sa atin ni Ana Partosa, ang ina ho ng minor de edad na pinagtulungan bugbugin sa Rosario, Pasig. Sa pool, sa CCTV, ang pambubugbog ng minor de edad sa anak ni Ana, ang kanyang anak na itinatago natin sa alias James, nagpa-load lang daw nang sa tindahan ng oras na yon, pinag-tripan at away bata raw nangyari. Pero ang mga magulang ng mga suspect, nakisaw-saw daw sa problema. Sus Mari Josep, diretso tayo, ma'am. Okay, medyo tatago natin yung mukha ng anak mo si, ito, no? Si James. Okay, si James. Sige, paano ba talaga nangyari ito? Talagang ito ay, nakausap nyo bang may, ito, yung magulang din ng mga suspect? Or kayo ba yung nakapag-file sa barangay? Ano bang mga action na gawa rito?
ayaw po nilang makipag-usap, sir. Eh. Nagpa-blatter po kami sa barangay. Tapos nung kinabukas, yung April 19 ng gabi, nagpunta kami ng barangay Santo Tomas. Taga doon po yung isang bata. Ngayon, yung barangay Santo Tomas tsaka Rosario, barangay Rosario, nagsama, nagpunta po sa bahay nila. Pero ayaw po nilang humarap. Tapos binalikan po ulit, may kasama pang pulis na nakatalaga sa barangay. Hindi rin po sila pinaunlakan, nabastos pa po sila at tinakot. Alright. So, para sinabi yung pamuna ng barangay, tumulong sa inyo kasama ng isang pulis, pero umalma ang tatay ng suspect. Apo, tsaka yung nanay po. Dapat yung tatay ng suspect dito, masaampulan ko to. Tsaka po yung nanay, sir, matapang po. Pati yung nanay, sambunutan mo ako sa tatay na yan, para kung anong ginawa ng anak niya, ganun gagawin ko rin sa tatay. Kaya nga po, sir. Ngayon, titingnan natin, ano, dito ngayon sa Kilos Pronto, ito yung sinasabi natin, Lex, na pag ang isang minor de edad, na 17 na to, may discernment na to, hindi naman pwedeng arestuhin ng pulis. Ang barangay, nakipagtulungan. Pero yung putok sa buhong magulang, kaya ako talaga dito, dapat binababa yung edad ng delinquent, yung, di ba, mga juvenile delinquent na. 17 yung mga edad? 16 yung suspect. Dapat yung mga 14, ganun eh. Yung mga suspect. Kasi kung meron tayong boys town dito, nakakatikim to eh. Pero ganito muna, ano? Kilos Prontong Aksyon, sa linya natin si SPO4 Marie Perbala, ang OIC ng WCPD ng Pasig Police Station. Magandang gabi, ma'am. Ma'am? SPO4 Bala? Yes. Hello, good evening po. Good evening, SPO4. Gusto ko lang ho sanang tanungin, ano nangyari dito dun sa batang nabugbog ho na may video ho kami rito? Kayo ba'y binastos ng magulang ho itong suspect ng mga... Ganun ho ba nangyari? Parang wala ho ba tayong magagawa maliban ho doon sa kausapin at hindi ho natin yung magulang parang hindi nakikipagtulungan? Sir, actually, hindi ang kasama po nilang nagpunta doon, sabi po nila, yung police po namin sa barangay. Oh, okay. Tapos, sir, in-advise po namin si Ma'am Pertosa na magdalin po lahat ng mga requirements, kasama po yung CCTV footage. Meron. At sasampahan po namin ang kaso. Ma'am, may tadarechaan lang ho tayo. Paano niyo sasampahan? I mean, parang 16 years old pa lang to. Ta-turn over lang naman to sa DSWD. Sa DSWD, magulang naman. Sa batas po natin sa RA 9344, yung 15 years old plus 1 day po, pwede naman pong sampahan ng kaso. Ano ho magagawa natin sa magulang na ayaw yung tatay, ayaw rin makipagtulungan? Baka siguro kailangan kong sumama dyan para medyo matikman ko lang, medyo mapatay kong langaw pag dumamo sa mukha. Kaya nga po, sir, sinasabi namin na para po masampahan, para makapag-report po dito, maimbitahan po na masama po nung masamahan po nung magulang yung bata. Kaya po handa na po namin lahat ang mga requirements nila. Sige, ma'am. Ganito ho, ano? Yun ho bang magulang? Anong papel noon pag pinatawag ho? Ipapaalam po natin ang ginawa ng anak niya at saka yung mali po yung ginawa nila na ginonsente yung kanilang anak na hindi nila inihirap po sa barangay. Pinastos pa nila yung mga pulis at yung magulang. Kami ho nagpapasalamat na may pulis ho kayo pero parang mukhang nakangisip pa lang daw ata yung tatay. Ma'am, may baron, gagalitin. Gusto ko rin sanang medyo kasi... Alam mo, pag medyo dadapuan ng lamok, baka siya ay madengue, papatayin ko yung lamok, gagamitin ko yung kamay ko. Okay. Pwede ho bang, pag ganitong sitwasyon, kami ho ba'y pwedeng sumama dyan? Papakita lang ho natin, kasi nanggagalaiti ho ako doon sa mga bully, kapareho nito, pwede, anak ho nito. Pwede po, sir. Ayun, sasama pa ko may ma'am. Okay ba sa'yo, misis? Sige, ma'am, ganito ano? Para pag gusto namin ma-dokumento sa mga ganitong klaseng reklamo, kasi kami ho yung bukod-tanging prime-time sumbungan ho sa PTV, sa tulong ho ninyo para matingnan ho ng ibang mga kababayan ho natin na may magagawa, malaking papel ng magulang. Pero pag ang magulang konsentidor, dapat yung mga magulang, kung ako lang hatawin natin, nung dos por dos yan eh. Yun ang dapat malagot. Oo. Di ba ho, ma'am? Sige, ganito, ma'am. Makikipagtulungan kami bukas na bukas. Kami yung magpapadala ho ng aming mga segment producer para ma-actionan to. Mrs. Thank you, SPO4, ha? Salamat din po. Okay. Okay ba sa'yo? Apo, sir. Alam mo, may magagawa kami. Relax ka lang. Marami na akong pinaamo ng mga bully. Ito, bata to. Kung tatay dito, magbubuli. Tinatakot pa pati po kami nila, sir. Tinatakot kayo? Relax ka lang. Makakaganti tayo rin. Salamat po ng marami, sir. Siguro, pagsabihan natin itong mga suspect, yung pamilya, ano ba ito? Beltran ba ito? Yung pamilya diba? Beltran, ha? Huwag niyong gagalawin itong mga biktima dito, ha? Oy, makinig ka, tatay ng sinasabing bully si Beltran, ha? Yun. Pag ako na kasama at pagkatapos magpapakita ka ng ganyan, sa harap mismo ng anak mo, itaga mo sa bato, hindi ko sasabihin.
secret. Meron akong estilo na hindi ko sasabihin, ako lang nakakaalam. Pero papatayan kita ng camera. Pag pinatayan kita ng camera, malilintikan ka. Pag bukas ang camera, ligtas ka. Mas gusto ko bukas ang camera. Pero pag pinatayan kita, ibig sabihin may mangyayari pero hindi pwedeng ipalabas. Sa pamamagitan ng estilo ng ginawa ng anak mo na kinukonsinti mo, ganun din ang gagawin ko sa tatay mong ikaw bully ka. Taga mo sa bato. May kasabihan nga, Ben, no? Kung ano yung magulang, ganun ang anak. Tama. Okay. Ito, binabati ho natin yung mga nanonood din sa ating pong Facebook page. Mm. Sina Red June Bats, sabi niya, is watching from China. Oy, thank you, ha? Si Martes, dami kasi dito, ano? Oh. Ay, Alor Liguim, na Senator Keiko, dapat managot. Okay na? Yun, sa batas kasi, no? Mm-hmm. Ito, watching from Kuwait, si Laida Madamba Abirin. Ayun, thank you. Okay, so si Michelle Alda Cruzat. Saludo po kami sa KP sa ito ho, sa Israel nanonood. Ayun. Ito, dapat masampulan na mga yan. Galing po kay John Dante Garcia. Ayun. Thank you so much sa inyong mga padalahong mga greetings. So, nasa studio ngayon po ang ina at kapatid ho ng nawawalan 27 anyos po na lalaki mula ho yan sa Batasan Hills, lungsod po ng Quezon. Sila po ay sina Jenny Moya at ang kanya pong kapatid na si Maribic Moya. Siya po'y ina at ang kapatid. Okay, unahin natin si Ma'am Jenny. Ma'am Jenny, ano po ang nangyari ho sa inyo pong anak ko? Siya po, sir, may epilepsy. Minsan, normal yung ano niya ka nung Friday. Tapos bandang mga 11:30, nag-iba yung reaksyon niya. Para siyang nagwawala. Oo. Gusto niya talagang lumabas. Di pinayagan kong lumabas. Nung makarating sa labas, lakad siya ng mabilis. Tapos hinabol namin. Okay. Sa bandang nakalayo-layo sa bahay, tumakbo na siyang ano. Kaya hindi namin nasunod. Ngayon, hindi na ho ninyo nakita ho. Hindi na mula po. Sa pool. Okay. Okay. Pauwi sana ho kayo ng Bicol ho, ma'am, no? Kahapon sana kami uwi. Oh, ngayon ay hindi kayo makakauwi dahil nawawala pa tong kapatid na yun. Sige ho. Siguro, Maribic, ipanawagan mo na siguro yung kapatid ho ninyo. Baka nanunood siya sa Kilos Pronto o di kayo may nakakita sa kanya. Sige, go ahead. Nanawagan po kami sa... sa mga kababayan natin nanonood. Sa mga kababayan po natin na nanonood, kung sino man po ang nakakita sa kanya. Kay Jomar. Kay Jomar Moya po. Mm-hmm. Sana po may ibalik po sa amin ng maayos. Oo. At ligtas. Pakikontak na lang po kami. Ang panawagan ho ni Nanay Jenny, huwag ho niyo siyang saktan. Opo. Dahil meron ho siyang karamdaman, Ma'am Jenny, no? Opo. Minsan kasi parang nagagalit, parang gano'n, no? Pag intindihin na lang siguro, sabihin po ninyo sa atin po manonood po. Kung sino man po ang kumukup-kup kay Jomar o nakakakita Opo. Po, pakiano na lang po. Kasi pag tinanong niyo po naman yan, maayos naman sumagot dyan. Kaya lang, kahit na himas-masana yan, hindi yan makaka-uwi sa tinutuloyan kasi bakasyon lang kami dito sa ano... Uwi na nga sana kami sa Bicol kahapon. Oo. So wag niyo pong galawin at intindihin niyo po dahil meron pong karamdaman po si Jomar. Ito po yung mga numero ho nakikita ho niyo sa TV screen. Paki-contact na lang po ang pamilya Moya. Okay, maraming salamat Ma'am Jenny at Maribic. Maraming thank you po. Salamat din. Kasahan po natin magdasal po tayo makabalik agad si Jomar. Po. Thank you. Salamat. Fish are eating. So should you, anak. Hmm. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child.
Okay, pasensya na po ha. Ito, yung mga nanonood sa atin, sa ating pong Facebook page, bigyan po natin ng pagkilala ho, sina Analisa Espinosa. Sabi niya, she's watching from Dubai. Ito naman si Eset Shell Tagulino Pobadora, watching from Taiwan. Si Raquelina Lumawag, watching from Hong Kong OFW. Hi, kumusta kayo dyan? Si Marlin Abad Kapili, watching from Toronto, Canada. Mabuhay ang Kilos Pronto. Thank you. Iba-ibang lugar, no? Ito, dapat bigyan yan ng tamang pag-uugali para hindi tularan. Mula po yan sa Abu Dhabi kay Joy, pakibaba. Joy Pasaway Soriano. Okay. Ito naman si Nelson Cariana watching from Danam. Yun. Si Marjorie Andrews. Good evening, Sir Alex and Idol Ben watching from Malaysia. Ito naman si Jet Tirol taga Davao City watching from London, UK. Wow. Si Ilagan Eva watching from Japan. Chiba Ken, I love you, Philippines. Ayun. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Tayo, Alex, kami ho nagpapasalamat sa inyo matyagaho kayo nag-antay. Alam naman ho natin, kami talaga nagbibigyan ng daan sa ating Pangulo. Ano? Kung kayo ho'y medyo nakikita namin yung inyong mga pagpasok kahit na hindi pa ho kami nag-uumpisa, abay, may mga likes na kayo, wala pa nga kayo napapanood. We give you that honor na dahil sa inyong mga pagtsagaho. Nagpapasalamat, nakakatabang puso para sa amin ni Alex. Oh, alam mo Ben, sila rin, yung mga kababayan natin na magkaiba ho ang time zone natin, yung iba siguro sa inyo, madaling araw sa inyo, pasensya na po ha. At least nanonood po kayo ng Kilos Pronto. Thank you so much po. Wow. Kaya patuloy ho tutukan ang pinalakas at pinatitibay ho na ito ho yung primetime sumbungan, investigahan, Kilos Pronto, aksyon ora mismo. Okay, sa makita-kita tayo bukas ha, Tuesday po. At kung meron po kayong mga reklamo, ito po, sumbungan ng bayan. Higit sa sumbungan, investigahan, isyong kinakailangan solusyonan. Sabi nga ho natin, dapat Kilos Pronto!